Bagong tuklas, dalawang uri ng 5 peso BSP series coins, year 2000. Panoorin po ninyo ito dahil napakagandang impormasyon po. Mababalik alin may unang po, pero bago na tayo magtuloy-tuloy, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell at mag-join na rin kayo sa ating membership na sa ganun makapasok po kayo sa ating group chat. Guys, ang inyo pong gagawin lang ngayon, mag-relax lang kayo at makinig ng mabuti. At ihanda ang inyong mga 5 peso year 2000. Kung meron po kayo dyan, mas maganda. At kung wala naman ito, ipakikita ko po sa inyo dahil napakagandang impormasyon na maaaring dito nyo lang po mapapanood ngayon. Simulan na natin. Meron po tayo dalawang example dito na year 2000. Ayan. So, wala natin gagawin. No? Tignan nyo po munang mabuti. Ang mangyayari dito guys, no, ipagpalagay po natin ang portrait ni Emilio Aguinaldo ay isa pong picture. Yan. So, obserbahan po ninyong mabuti muna guys bago natin ipaliwanag kung ano po ang inyong mapapansin. Tingnan nyo po mabuti yung portrait. Yan. Hindi pa natin masyado i-zoom yan. At syempre dapat sa medyo malayo dapat mapapansin nyo na po kung ano po ang pagkakaiba. Baliktarin rin natin at bago natin balikan mamaya. Dito sa reverse ng itong mga year 2000 na ito guys ay wala naman masyadong pagkakaiba kasi halos sa obverse 1 kung titignan natin sa record ng Mista, obverse 1 lang lahat yan at nag-iisa, wala nang ibang variation doon eh sa n.mista.com. Tingnan natin para malaman muna natin kung wala nga bang ibang variation kasi mamaya doon natin ipatutuo kasi yung ating hawak na mga year 2000 ay magkaiba po yun, no, mamaya. Tignan natin, ito po yung features ng kanyang bariya, ano? Yan. Diretso tayo sa years sapagkat tayo naman ang ating pakay ngayon dito, year 2000. Yan, 1999 and year 2000. Nakalagay dito guys, obverse 1 lang at 0.5%. Medyo mahirap pong hanapin itong mga year 2000. 5 piso. Yan. Malina po tayo dyan na nag-iisang variation lang. Balikan na natin ito at ilabas natin sa kanyang mga kapsula. May konting mahika pa. So, unahin natin itong nasa left guys. No? Ito po yung isang klase ng 5 piso. Year 2000. Ang ating pumukus sa portrait ni Emilio Aguinaldo. Yan. Kailangan nyo po muna kasing makitang mabuti ito para maintindihan nyo. At hindi ko na kailangan masyadong ipaliwanag ng paliwanag. Dahil napakahirap po magsalita, di ba? Tingnan po ninyo mabuti. Kumbaga sa picture, tingnan nyo mabuti. Yan. Kunin natin ito isa. Ang pangalawang uri ng year 2000. Kung magaling po kayo mangilala pagdating sa mga tao, di ba? Ang isang tao kahit isang beses mo lang yan makita. Kapag nakita mo ulit, maaaring makilala mo na yan. Tulad dito sa mga 5 pisong ito. Yung portrait. Nag-guess nyo na po ba yung ibig kong sabihin? Kung hindi nyo pa rin po nakikita ba eh, kailangan siguro magsalamin muna tayo, no? Lalong-lalo na kung medyo malabo ng ating mga mata. Ayan siya, oh. Sa ganyang angulo, napansin nyo na po ba? Pareho pong year 2001. Diba? Kung hindi nyo pa rin napapansin eh, tigil na natin to guys. Oh. Yan, kita na sa angulo na yan. Diba? Sabihin na natin, ang ating po napansin dito guys, oh, itong nasa left, medyo maliit po ang portrait ni Emilio Aguinaldo. At dito naman po sa kanan ay medyo malaki po ang portrait ni Emilio Aguinaldo. At hindi lang po yung size. Kung titignan mo, magkaibang picture po sila. Kumbaga sa picture, magkaibang tao po ang ginamit dito. Di po ba guys? Nuggets po ninyo. Ayan o, oh, zoom natin. Ito pong mukha ni Emilio Aguinaldo dito, yung bibig niya ay medyo nakalubog. Kumpara dito sa kanan na malaki nga yung ulo at parang habig siya ni President Marcos, di ba? So magkaiba eh. Napaka literal na magkaibang tao, di ba? Kumbaga
kumbaga nga sa picture ang ating pagbabasihan. So hindi pa masyadong natatalakay ito kasapagkat itong mga year 2000 guys ay mababa ang mintage. Ito po yung isang kapareho, kumuha tayo ng isang example na Barya 5 piso year 1998. Ito po yung kapareho ng nasa kanan natin. Ayan po yung uri, ano. Ito po yung karamihang portrait na nagamit sa mga 5 piso. At sa aking napansin po guys, dito sa year 2000, ang mas marami po ay ito pong maliit na ulo. So ibig sabihin, lumalabas na ang dapat po nating hanapin dito sa mga year 2000. Yung sasabihin nating mas hard to find ay ito pong nasa kanan, yung mas malaki. Kasi meron po tayong ilang piraso ng year 2000 dito. Yung tatlo, puro na po maliit. At nag-iisa lang itong malaki ang portrait. So isorbe natin, tingnan natin ang inyong mga year 2000. Kung ano ang mas marami or yung mas konti, yung maliit ba ang portrait o yung mas malaki. So asahan ko po ang inyong komento dito guys, no. Ayan. Paki-share na din po ng ating video at huwag kalilimutang mag-subscribe.